H-I-J-K. Magandang hapon mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Kasama niyo na naman si Ate Michelle. Ayan, syempre, masayang-masaya ako na makasama na naman kayo ngayong araw ng
Lunes! Ayan, kumusta ba kayo mga classmates? Ano-ano na ang mga pinagkakabalahan ninyo? Ngayong nagsimula na ang 2021. Ayan, nagsimula na rin kayo sa pagsagot ng modules. Ano? Kumusta naman ang inyong pag-aaral online? Ayan, ako, alam nyo, excited na ulit ako na i-share sa inyo yung ating mga bagong kwento, aral, at syempre yung ating bagong art activity ngayong araw ng Lunes. Ayan. Pero bago natin pag-usapan yung mga bagong gawain natin ngayong araw, gusto ko munang malaman kung sino-sino na ang ready na at present na sa ating Wikaharian Online World. Ayan. Sino na ba ang nandito? Ayan. Nakikita ko na si Jerine Amethyst Camara. Hello, Jerine! Nandyan na rin syempre si Princess Munda. Hello, Princess! Good afternoon sa inyo. Ayan, ako. Alam niyo, tinignan namin yung inyong mga artwork noong nakaraang Lunes, yung inyong mga fish artwork at talaga namang napaka-colorful at napaka-cute ng inyong mga fish artwork. Siyempre, meron na naman tayong cute na artwork na gagawin. At nahulaan niyo ba kung ano ito? May clue na ibinigay kahapon, di ba? Doon sa Facebook My Day ng Knowledge Channel. Nakita nyo ba yon? Kung hindi pa, pwedeng tignan nyo muna para magkaroon kayo ng clue kung anong ating art activity. Sige, sino pang nandito na? Nandito na rin si Sander. Hello, Sander. Yan, good afternoon din sa'yo, Sander. Kumusta ka naman, Sander? Hello din kay... Sabi ni Jerine, hello kay Jana Cleo Egay. Ayan, Jana Cleo Egay, hello daw. Sabi ni Jerine Amethyst Camara ng Ginayangan, Quezon. Hello, Zoe! Ayan, nandito na rin si Zoe. Mukhang ready na si Zoe sa ating mga activities ngayong araw na ito. Sino pa ba ang kasama na natin? Titignan na natin. Nandiyan na rin si... Ayan, sabi ni Che Servito, good lang daw, good din daw siya. Ayan. Ayan, busy na ba kayo ngayon sa pagsagot ng inyong mga modules? Buti naman, may time pa rin kayo para samahan si Ate Michelle dito sa Wikaharian Online World. Pero kung busy kayo at hindi kayo maka-attend minsan ng ating online world, okay lang yan. Pwedeng-pwede nyo namang balikan yung ating mga video sa YouTube channel ng Knowledge Channel. Hanapin nyo lang yung mga episodes na na-miss ninyo para updated pa rin kayo sa lahat ng mga ginagawa natin sa Wikaharian Online World. Hello again, Princess Munda. Ayan. Sige, marami-rami na yung mga nakatutok sa Wikaharian Online World. At habang hinihintay pa natin yung iba, ayan, nakita ko na rin si Denise at Den. Hello, hello Denise and Den. Denise and Den San Victores. Tama ba ako? Ayan. Nandiyan na rin sila. Ready na silang. Samahan tayo. Ayan. Habang hinihintay pa natin yung iba na sumama sa ating Wikaharian Online World Live ngayong araw. Tayo ay magsimula ng umawit ng ating kumusta-kumusta song. Sigurado akong pagkatapos nating awitin ito, makikita ko na yung ibang pangalan ng ating mga classmates. Ayan, nandiyan na si Peachy and Lily. Hello sa inyo. Sige, kanta na tayo ng kumusta-kumusta. Ito na ha, sabihan si Ate Michelle. Kumusta, 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 kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Kumusta, 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 kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Ayan, o so muli, magandang hapon sa inyong lahat at welcome sa
Week Kaharian Online World. Ayan, syempre nandito na rin kasama na natin si John Eco Ortiz. Hello, John Eco. Nandiyan na rin si Julie Ann Kalasin kasama si Mira. Bukas pa daw ang dating ng modules ni Jerine Amethyst. Okay. Sige, dahil nakapagkumustahan na tayo, syempre, umpisahan na natin ang pag-aaral ng mga bagong salita. Noong nakaraang Lunes, pinag-usapan natin ang mga salitang kilos o pandiwa. Naaalala niyo pa ba kung ano ang mga salitang kilos o pandiwa? Sige, i-type nyo nga sa comment section kung ano-ano yung mga pandiwa o salitang kilos na naiisip nyo ngayon. Ayan, pwede nyong isulat kung ano yung ginagawa ninyo o kaya yung ginagawa ng mga tao sa paligid ninyo. Sige nga, isulat nyo nga ang mga pandiwa na inyong naiisip. Hello, Joshua Dawal. Magandang hapon sa'yo. Hello din sa iyo, Lexi Jane and Lance Jared Providencia. Magandang hapon. Ayan, syempre ang kasama ni Julie Ann Kalasin, si Mira Isabel Kalasin. Hello din, Belle Providencia. Siya yung kasama ni na Lexi Jane and Lance Jack. Okay, sabi ni John Eco, tama, tumatakbo. Ayan, isa yung salitang kilos. Ano pang mga salitang kilos ang naiisip nyo? Sumasayaw, naglalaro, naglalaba, at nag-aaral. Ayan. Okay, tama kayo. Mga salitang kilos nga, iyan. So pag sinabi natin salitang kilos, ang mga ito ay mga salita na nagpapakita ng galaw. Lahat ng mga galaw na iisip ninyo, ang pangalan ng mga galaw na yan ay mga salitang kilos. Okay, ngayong araw, okay, tama ka rin, Joaquin, nagsasagot po ng module o pandiwa rin yun, o salitang kilos yung nagsasagot. Si Zoe, sabi niya, punta, lakad, o tama rin yan. Okay, noong nakaraang Lunes, pinag-usapan natin yung aspekto ng pandiwa na pangnagdaan. Naalala niyo ba yon? Pag sinabi nating aspekto ng pandiwa na pangnagdaan, ibig sabihin ito yung mga pandiwa o mga salitang kilos na nagawa na o tapos na, nangyari na. Yan. Sige. Okay. Ngayong araw ng Lunes, ang pag-uusapan naman natin ay ang aspekto ng pandiwa na pangkasalukuyan. Kapag sinabi natin pangkasalukuyan, ibig sabihin ginagawa natin ngayon. Yan. Paano ba natin malalaman kung yung pandiwa ay pangkasalukuyan? Paano ba tayo gagawa ng mga pandiwa na nasa aspektong pangkasalukuyan? Yan ang ating aaralin ngayon. Okay. Noong nakaraang Lunes, pinag-usapan natin yung mga panlapi na at nag. Hindi ba? Sinabi natin na kapag ikinabit natin yung mga panlapi tulad ng na at nag doon sa pandiwa, pag pinagsama natin yun, nagiging pandiwang pangnagdaan na siya. Halimbawa, nag-aral o kaya natulog. Okay? Yung nag-aral at saka natulog, pareho yung kilos na tapos na, nangyari na. O ngayon, dito naman sa ating pag-aaralan na aspekto ng pandiwa na pangkasalukuyan, gagamitin pa rin natin yung mga panlaping na at nag. Pero may gagawin tayo dun sa unang pantig ng ating pandiwa. O sige, ano ba ang gagawin natin doon sa unang pantig ng pandiwa? Meron akong ipapakita sa inyo na salitang kilos na pangkasalukuyan at tignan natin kung paano ginagawa or sinusulat yung aspekto ng pandiwa na pangkasalukuyan. Narito ang salitang nanonood.
nanonood. O, napansin nyo ba, ginapitan siya ng panlapi na. Okay, meron siyang na. Tignan nyo din, yung ating salitang kilos dyan, ay, yung salitang ugat ay nood. Pero kung mapapansin ninyo, yung no, inulit siya. Imbes na nanood lang na pang nagdaan ng aspekto, kapag inulit yung no na no-nood, nagiging pangkasalukuyan na siya o ginagawa na siya ngayong panahong ito. Kaya kapag makita ninyo na merong panlapi tapos inuulit yung unang pantig ng salitang ugat o yung salitang nagsasaad ng kilos, tapos yung salitang kilos mismo, yan ay nasa aspektong pangkasalukuyan. Tulad ng na, no, nood. Ayan. O, tignan naman natin yung susunod na halimbawa. Pansinin nyo rin itong salitang nakikinig. Ayan. Nakikinig. O, kung titignan nyo, meron na naman siyang panlapi na. At yung unang pantig ng pandiwa na kinig ay inulit. Kaya naging nakikinig. Ayan. At kapag sinabi natin nakikinig, ibig sabihin, ginagawa niyo yung kilos sa kasalukuyan. Parang kayo, di ba? Nakikinig kayo ngayon sa sinasabi ni Ate Michelle. Ayan. Nakikinig. Tignan naman natin yung susunod. Ayan. Ngayon naman, meron akong ipapakita sa inyong salitang kilos. At subukan ninyong i-type sa comment section kung paano natin isusulat yung aspektong pangkasalukuyan ng pandiwa na ito. At ang salita ay tulog. Ayan. Ano kaya ang magandang gamitin na panlapi na idikit sa kanya, na kaya o nag? Sige nga, isipin nyo. At tandaan nyo ha, kailangan inuulit yung unang pantig. O sa tulog, ang unang pantig ay tu. Kaya dapat uulitin natin yun sa salita. Magiging tutulog. Pero kulang pa. Ano kaya ang magandang ilagay sa umpisa ng tutulog? Na kaya o na? Sige nga, tignan natin yung inyong mga sagot. Yan, tama ka, Zoe. Ay, sandali. Si Jerine pala, si Jerine. Sabi niya na tutulog. Ayan, kapag natutulog, ibig sabihin, ginagawa mo yung kilos ngayon, natutulog ka ngayon. O meron bang natutulog dyan sa paligid ninyo? Hindi masyadong maingay para wag magkising yung natutulog na tao. Tama ka rin dyan, Iko. Natutulog. Hello, Danielle or Daniel Riquierme. Okay lang yan kung late ka. Nakahabol ka naman. Ayan. Sige nga, tignan ko yung sagot ng iba. Natutulog. Ayan, tama. D. Rudica. Tama ka rin, Joshua Dawal. Okay, o tandaan nyo ha, kapag pangkasalukuyan, inuulit yung unang pantig ng pandiwa. Kaya natutulog ang sagot. Kapag hindi nyo inulit yung unang pantig, hindi nyo inulit yung tu, natulog lang, hindi na siya pangkasalukuyan, pang nagdaan na siya. Ibig sabihin, tapos na yun. Kaya dapat uulitin natin yung unang pantig ng salitang kilos. O sige, tignan naman natin yung susunod na example. Limbawa naman yung salitang, o sige, subukan nyo naman to. Sulat. Sulat. O yan, paano naman natin bubuin o isusulat yung aspektong pangkasalukuyan ng pandiwang sulat? Ano kayong magandang ikabit sa sulat? Na kaya o nag? O tatandaan, uulitin yung unang pantig ng pandiwa. O titignan ko muna kung ano ang inyong mga naisulat. Ayan, tama ka ulit. Diyan, Iko, nag-susulat.
Ayan. Ayan, tama ka, Zoe. Natutulog. Natutulog ako sa kama ng tita ko, sabi ni Joanna ni... ni Zoe, sorry. O, tama ka rin, Jerine. Nagsusulat. Tama rin, syempre, si Ate Maki. Nagsusulat. Si Dirudika, tama rin. At si Joshua, nagsusulat. Ayan, magaling. Okay. O, sige. Ayan, dahil nagawa na natin, ano, napag-usapan na natin kung paano binubuo o sinusulat yung mga salitang kilo sa aspektong pangkasalukuyan. Ayan, sa susunod, meron pa tayong, syempre, aaraling mga uri ng pandiwa at bagong, siguro mabagong aspekto na yung ating pag-aaralan. Tatandaan nyo ha na yung na at nag, uri lang yan o halimbawa lang yan ng mga panlapi na pwede nating idikit doon sa pandiwa para baguhin yung kanyang aspekto. Meron pang mga ibang uri ng panlapi. Pero pag pinag-aaralan pa lang natin ngayon, yung gamit ng na at nag. Ayan. At syempre, importante na isinusulat natin sa tamang aspekto yung mga pandiwa para mas naiintindihan tayo ng ating mga kinakausap o isinusulat or sinasabi natin sa tamang aspekto. Okay! Ngayon naman, ayan, gusto ko nang basahin ang mga pangalan ng mga bata na nag-post ng kanilang fish artwork noong nakaraang linggo. Nanonood ba kayo ngayon itong mga batang ito na tatawagin ko? Sige nga, tignan natin ha. Maraming salamat sa pag-post ng iyong fish artwork, Sean Zachary Gonzaga, Shantea Hillary Gonzaga, Misha Kimberly Joko, Princess Emily Salvacion, Kyrie Morissette Joko, John Ico Ortiz, Jerine Amethyst Camara, Jana Cleo Egay, Princess Munda, Denise May San Victores, Dustin Adam San Victores, at si Den San Victores! Ayan, maraming salamat sa inyong pag-post ng inyong cute na cute na fish artwork noong nakaraang linggo. Ayan, at abangan ninyo yung ating artwork na gagawin mamaya. Ayan, pero lagi naman nating ginagawa ito, ano, bago natin gawin yung artwork, mag-kwentuhan muna tayo. At bago basahin ni Ate Michelle ang kwento natin ngayong araw, pag-aralan muna natin ang mga salita na maririnig natin sa kwento. At ang una ay matalik na kaibigan. Ayan, narinig nyo na ba ang mga salitang matalik na kaibigan? Ano ba ang ibig sabihin ng matalik na kaibigan? Kapag sinabi nating matalik na kaibigan, ang ibig sabihin yan sa Ingles ay best friend. O ito yung kaibigan mo na pinaka-komportable ka, tapos nasasabihan mo ng lahat ng mga bagay na naiisip mo. Yan yung matalik na kaibigan o best friend. Ang susunod naman natin salita ay paliktik. Paliktik. Ayan. Kapag sinabi natin paliktik, ito ay yung bahagi ng katawan ng isda na ginagamit niya para siya ay makalangoy. Ayan. O kaya kung meron kayong aquarium sa bahay, pansinin ninyo yung mga paliktik ng mga isda na nasa inyong aquarium. O kaya naman, bago lutuin ni nanay yung inyong ulam na isda, tignan nyo yung paliktik na meron yung isda na kanyang lutuin. Ayan, tandaan ninyo yung kahulugan ng matalik na kaibigan at saka paliktik. Ayan, o ngayon, magkukwentuhan na tayo at para umpisan ang ating kwentuhan, awitin na muna natin ang ating oras ng kwentuhan song. Ito na! Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang matatenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na,
Buksan ang matatenga. Oras na ng kwentuhan. Ayan. O, kanina pinag-usapan natin yung matalik na kaibigan. Meron ba kayong matalik na kaibigan o best friend? O kung meron kayong matalik na kaibigan o best friend, ano ba yung madalas niyong ginagawa kasama ng inyong matalik na kaibigan? Sige, i-share niyo nga kung sino ang inyong matalik na kaibigan at kung ano yung madalas niyong gawin. Oo, tama. Mukhang may best friend din si Belle Providencia. O si Jerina at saka si John Eco, meron din daw silang best friend. Pati si Joshua. Sabi ni Jerina, naglalaro daw sila ng kanyang best friend. Ganun din si Joshua. Ayan. O, mabait daw yung best friend ni Belle Providencia. O si Zoe. Si Zoe, ano daw, mahilig daw silang mag-usap at maglaro ng kanyang best friend. Ayan, sa ating kwento ngayong araw, malalaman natin ang tungkol sa mga ginagawa ng mag-best friend na sina Bobby at Sito. Ayan, at ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Ang Maingay na Kaibigan. Naku, ito ay isinulat ni Sheila Dear at iginuhit ni Anjora Noronha. Isinalin naman sa Filipino ni Ate Kay Samonte ang kwentong ito para mas maintindihan natin yung kwento ng Ang Maingay na Kaibigan. Ayan, handa na ba kayong makinig? At syempre, ang kwento na ito ay mula sa storyweaver.org. Narito na ang ating kwento. Makinig kayo ng mabuti. Nakatira si Gobi at Sito sa dagat. Sila ay matalik na magkaibigan. Pero sila ay magkaibang magkaiba. Tignan nyo nga kung anong uri ng mga hayop si Gobi at Sito. O tignan nyo si Gobi. Si Gobi ay isang isda na may 7 palikpik. Wala siyang paa. Matalas ang kanyang paningin. O ayan si Gabi, isa siyang isda. Si Sito naman ay isang uri ng hipon. Marami siyang mga paa at maiingay na panipit. Pero malabo ang kanyang paningin. Click, click, click. Maraming hayop sa dagat ang takot sa ingay ng panipit ni Sito. Dahil sa malabo ang paningin ni Sito, madalas siyang nawawala sa madilim na karagatan. Click, click, click. Pero laging nasa tabi niya si Gobi para tulungan siyang makauwi. Nakatira sa iisang bahay si Gobi at si Sito. Inaalis ni Sito ang mga naipong mga bukangin sa kanilang bahay. Click, click, click. Kaya naman, palaging malinis ang kanilang bahay. Isang araw, umalis si Gobi. Sa palagay ninyo, ano kayang mangyayari kay Sito? Dahil umalis si Gobi. Ay, salamat! Wala nang may ingay na panipit, sabi ni Gobi sa sarili. Iniisip ni Gobi kung kailangan ba talaga niya ang maingay na kaibigan. Nang makakita si Gobi ng 2 malalaking mata, isang gutom na isda. Naku, ano kayang mangyayari kay Gobi? Hindi pa naman niya kasama si Sito. Oras na para kumain ng isda, sabi nito sabay langoy palapit kay Gobi.
Napapikit na lang ng mata si Bobby na takot na takot. Na? Click, click, click. Naku, kaninong tunog nga ulit yun? Ay! Anong ingay yun? Tanong ng gutom na isda. Si Sito! Click, click, click. Naingayan ang gutom na isda. Kaya naman, lumangoy ito, papalayo. Hay, salamat! Niyakap ni Bobby si Sito. Ano na lang ang mangyayari sa akin kung wala akong maingay na kaibigan? At dyan, nagtatapos ang ating kwentong Ang Maingay na Kaibigan. Ayan. O sige, sa ating kwento, sino nga ang maingay na kaibigan? Sino daw yung maingay na kaibigan dun sa ating kwento? Yan, tignan nga natin. Tama, hipon at isda sila. O sino sa kanila yung maingay na kaibigan? May kaibigan din daw si Ken, si... Yung kaibigan daw ni Belle Providencia ay si Kenix. Si John Eco naman, ang kaibigan niya ay si Zarina, Kate, Marcus, JM, Junjun. Ayun, ang dami palang best friend ni John Eco. Sige, tignan nga natin yung sagot ninyo. Sino daw ang maingay na kaibigan doon sa ating kwento? Naalala nyo, merong isda at merong hipon, di ba? Si Bobby at si Sito. O sino sa kanila yung maingay? Yung laging nagsasabi ng click, click, click. Sino yon? Tama, tama ka, Belle. Si Sito nga iyon. At ano ba ang nangyayari sa tuwing pinapatunog ni Sito yung kanyang mga panipit, yung click, click, click na yun. Tama kayo, si Sito. Oo, yung hipon nga yun. O anong nangyayari kapag pinapatunog niya yung kanyang mga panipit? Nakakatulong yun para? Tama ka, Zinabel Alday, si Sito nga. Tama ka, Manu? Reggie. Yung shrimp nga yun. Okay. Ayan, tama. Kapag pinapatulog niya yun, maingay. At kapag maingay, ayan, naitataboy niya yung ibang mga hayop, no, na gusto silang salakayin. Pero gusto ba ni Gobi yung maingay na pagtunog ng kanyang mga panipit? Nagustuhan ba ng best friend niya yun? Diba doon sa kwento, napaisip si Gobi kung kailangan pa ba niya ng best friend na maingay, diba? Tama, hindi niya nagustuhan. Parang mas gusto niya na lang daw ng tahimik na best friend. Pero ano yung natutunan ni Gobi doon sa nangyari sa kanya? Anong natutunan niya? That na dahil doon sa kanyang maingay na kaibigan, anong nangyari? Ayaw pa rin ba niya nung tunog na ginagawa ni Sito? Oo, tama Ate Mafi. Minsan nakakainis kapag may friend ka na maingay. Pero doon sa kwento, may friend na maingay si Gobi, pero ano ang naging dulot ng pagiging maingay nung friend na iyon ni Gobi? Hello? Ma'am Marian kasama. Ayan, at sa iyong mga kids, nanonood daw sila mula sa Santa Rosa, Laguna. Okay, tama. May nakitang malaking isda si Gobi at nakaligtas si Gobi dahil doon sa maingay na tunog na panipit ni Sito. Ayan, yung inaayawan niya na ginagawa ni Sito. Yun pala ang makakapagligtas sa kanya.
Tama. Tama. O, tama kayo. So, dahil doon sa tunog ng panipit ni Sito na ano yan, na kanyang na nailigtas si Gobi mula doon sa malaking isda. Kaya naman, mula sa ating kwento, pwede nating matutunan na kailangan matutunan natin na tanggapin ano, yung kaibahan natin sa ibang mga tao. Kasi iba man yung ugali o iba man yung mga gusto ng mga tao sa ating paligid. Ayan, tayo ay espesyal. May mga nagagawa tayong mabuti sa kapwa natin gamit yung mga pagkakaiba-iba natin sa isa't isa. Ayan. Okay? So, kung naiinis kayo sa best friend nyo, no, dahil may ginagawa siyang hindi nyo gusto, pwede namang pag-usapan na lang, hindi ba? Baka pwedeng, halimbawa, si Kobe, pwede yung sabihin, pwede bang kapag natutulog ako, ka nang masyadong maingay sa pagpapatunog ng iyong panipit. Ayan. Kaya naman, kung wala namang ibang mga hayop sa paligid, pwede bang hindi mo na lang patunogin yung iyong mga panipit? Okay? Pwede naman iyon. Pero, syempre, tatanggapin pa rin natin yung ating mga pagkaiba-iba kasi yun yung nagpapa-special sa atin. Tama. Sabi ni Ate Kay, respect uniqueness. Okay, correct. Okay, ayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig ha at pagsama sa pagtalakay ng ating kwento. At dahil dyan, yan, excited na akong ipakita sa inyo ang ating art activity ngayong araw. Sino nakakita doon sa story, Facebook story ng Knowledge Channel? Nakita nyo ba kung ano yung art activity na ipinakita? Kita ninyo? O ano sa palagay nyo yun? Ano kayong hayop yun? Meron ba kayong hula? O bago ko ipakita. Yung pinakita sa Facebook story ng Knowledge Channel, hindi pa yun buo. Ano lang yun? Teaser lang yun. Tama, hipon time. Tama, hipon nga. Ayun, at ito na yung ating gagawing hipon. Ayan, di ba ito si Sito, ang maingay na kaibigan. Pero, maingay, pero matulungin kaibigan si Sito. Ayan, at ito yung ating gagawin ngayong araw. At simpleng-simple lang naman ang mga kailangan natin para sa ating art activity na ito. Oo, tama, hipon nga. Ang kailangan lang natin syempre ay papel. Ito. At ang gagamitin ko ay pink na papel. Pero kung gusto nyo ibang kulay para sa inyong hipon, pwede rin naman. Pwedeng, kunwari, gusto nyo ng kulay orange na hipon. Yung lutong hipon, di ba orange na yon? O kahit na anong kulay, pwede rin. So, kulay pink ang gagamitin ko naman. Kailangan din natin ng kapiraso ng kulay puting papel para doon sa mata. At para din doon sa mata, kailangan ko ng marker para iguhit yung itim na bahagi or pwede rin namang crayons. At kailangan din natin syempre ng pandikit at gunting. Ayan, sige, umpisahan na natin ang ating art activity, ang ating shrimp artwork ngayong araw. O ako rin, gusto ko rin ng shrimp. Paborito ko yung shrimp eh. Wow! Shrimps daw ang kinakain nila, Manu of Reggie. Okay. Sige. Sige, gawin na natin ito ha. Ang una natin gagawin ay itong tube sa gitna. Ayan. Kung meron kayong tissue core, pwede yung tissue core na yung gamitin ninyo. Pero kung wala, magro-rollyo na lang tayo ng papel. Ayan. At ang gagamitin ko nga ay kulay pink. Ayan.
So ito yung kulay pink na papel na gagamitin ko para sa katawan ng aking isda ng aking hipon o shrimp. So iro-rolyo ko lang siya. Tapos ididikit natin para maging parang tube na siya. Lag-lag na papel. Yeah. Okay. Okay. Pwede kayong gumawa ng marami kung gusto ninyo, ha? Ayan, meron na akong katawan ng aking hipon o shrimp. Susunod naman ay yung kanyang panipit. Ito, yung nasa taas. So, tignan nyo yung itsura ng panipit. Ayan, ang gagayahin natin hugis ng panipit ng ating hipon. Pwede kayong magpatulong. Hello, RR and Jaya. Hello, Athena, Unique Luna. Okay. So, gagawin ko muna yung kanyang panipit. Pwedeng i-drawing nyo muna bago nyo kupitin. Si Ate Michelle, kupitin ko na siya agad. Papakita ko ulit sa inyo mamaya yung tsura ng panipit, ha? Ayan, parang ganito. Ayan, yung panipit. At kapag nagupit ko na yung panipit, ididikit na natin siya doon sa likurang bahagi ng ating katawan ng shrimp. Dito. Parang ganito. Okay. Ang susunod naman na gagawin natin ay yung kanyang mga paa niya. Ito. Okay. O, tignan nyo yung hugis ng paa niya. Diba parang meron ding mga panipit dito sa dulong bahagi. So, ganyan din yung ating hugupitin. Tayo ng mga panipit. Anim yung nilagay kong panipit. Pero kung gusto niyo mas marami, paa pala. Anim yung ginamit ko. Pag nagkupit nyo na yung mga paa, pwede na natin idikit doon sa likurang bahagi ng ating hipon. Okay.
May mga tanong ba kayo? Wala naman. Okay. Anim yung ilalagay kong mga paa. Okay. Kabilang pagi naman yung itikip ko. Ako na isa. Isa na lang ang kulang ko. Tapos, tapos ko na yung paa. Ayan. Okay, kompleto ko na yung mga paa ng aking hipon. O ngayon naman, gawin na natin yung mata ng ating hipon. Para sa mata ng ating hipon, gugupit tayo ng dalawang dilog gamit ang puting papel. Dalawang dilog. At pagkatapos, pukulayan natin yung gitna ng itim para dun sa itim na bahagi ng mata ng ating hipon. Ayan. At pagkatapos, ididikit na rin natin siya doon sa ating hipon. Ito tayong matapos. Ayan. Ang huli natin namang gagawin ay yung kanyang bigote. Ito, yan. Di ba may bigote ang hipon? So, gawa tayo ng bigote ng ating hipon. Para sa bigote ng hipon, gugupit lang tayo ng manipis na piraso ng papel. Dalawang manipis na piraso ng papel. Okay. Pero bago natin idikit yung bigote ng hipon, pukulutin muna natin siya. Gawin natin siyang curly. Para magawa natin siyang curly, pwede kayong gumamit ng lapis, tapos i-roll nyo muna dun sa lapis para kumulot siya. Ako naman, ang gagawin ko ay ganito. Gamit yung gunting, ayan, kumolyo na siya. Tapos, ididikit natin siya doon sa ibabang bahagi ng mata.
tapos ko na ang aking hipon artwork. Kaya tapos na rin ba kayo? Kung tapos na kayo, magpatulong na kayo para picturean ang inyong mga hipon artwork at i-post na yan sa inyong mga Facebook accounts. At ano ba ang ating hashtag para sa ating artwork na ito? Ayan, syempre kasama pa rin ang hashtag Wikaharian Online World. Ayan. At para sa ating trip artwork, ang hashtag na idadagdag natin ay hashtag Wikaharian Shrimp. Ayan. So, hashtag Wikaharian Online World at hashtag Wikaharian Shrimp. Ayan. Oh, excited na akong makita yung inyong mga shrimp artwork. I-post nyo yan ha. Magpatulong kayo sa pag-post ng inyong mga artwork. At huwag nyo rin kakalimutan isulat ang inyong pangalan at iset to public ang inyong mga artwork posts para madali din namin itong mahanap. Ayan. Okay. O sige, bago tayo magpaalam, i-review muna natin yung ating mga pinag-aralan at ginawa ngayong araw. Siyempre, tinalakay natin ang aspekto ng pagdiwan na pang kasalukuyan. Ayan, tatandaan nyo ha, kung paano tayo bumubuo ng aspekto ng pagdiwan na pang kasalukuyan. Nalaman din natin ang kwento at aral ng magkaibigang sina Gobi at Sito. At syempre, gumawa tayo ng ating shrimp wrap. Ayan. At syempre, meron good news si Ate Michelle. Mapapanood nyo na ang Wikaharian sa Signal. Ayan, ano bang channel? Sa channel 146. At mapapanood nyo pa rin ang Wikaharian sa Knowledge Channel ng 6:40 ng umaga at 6:40 ng hapon o ng gabi. At sa A to Z Channel 11 tuwing Miyerkules, alas 7 ng umaga. Sa Sky Cable yan, Channel 5 at sa mga cable operators nationwide. At tuwing Linggo, alas 7 nyo naman mapapanood ang Wikaharian sa Kapamilya Channel na nasa Sky Cable Channel 8 on SD at Channel 167 on HD. Meron din siyempre sa Cable Link Channel 8 at sa GSAT Direct TV Channel 2. At gaya na sinabi ko kanina ha, kung meron kayong mga na-miss na mga episodes o kaya gusto nyong balikan yung mga episodes ng Wikaharian Online World, punta lang kayo sa YouTube channel ng Knowledge Channel at hanapin nyo lang yung ating mga Wikaharian Online World videos. Ayan, maraming salamat muli sa pagsama kay Ate Michelle ngayong araw ng Lunes. At bago tayo magpaalam, kantahin na natin ang ating abutin song! Bangon, lakad, takbo, tanawin ang pangarap, damhin ang tagumpay. Bangon, lakad, takbo. Abutin mo, bata, ngiti, sigaw, talon. Kaya mong magtagumpay. Ngiti, sigaw, talon. Kaya mong magtagumpay. Abutin mo, bata, ano man ang gusto, sa galing at talino. Magtitiwala, makakamit ang pangarap. Marami mang hadlang, tuloy lang ang laban, hindi susuko. Abutin mo, bata. Muli, maraming salamat mga classmates at magkita-kita ulit tayo sa Lunes. Paalam!